Hello guys, magandang gabi po. Pasensya na po kayo dahil napakadalang ko po mag-update dito sa Pugo. Nakatingayan ko po ang pag-update dito sa ating Pugo dahil ako po ay busy doon sa ating baboy. So bali dito po sa videong ito, nais ko po magbigay ng update. Ito na po yung ating update sa ating Pugo. Ito pong ipinost ko, kung natatandaan niyo po yung last na post ko po patungkol sa Pugo, yung pong madami na mamatay. Nahuli ko na po yung salarina. Ito na po yung kasagutan. Bumili po ako ng CCTV at akin pong nilagyan ng CCTV. At nakita ko po na ang kumakain ay pusa. Tama po kayo, yung mga comment po na pusa. Tama po, pusa nga po talaga. Yung pong pusa namin na white, na dati naman ay hindi nangangain, ang kinakain ay patay. Ngayon po ang kinakain na po niya ay buhay. Kaya alam ko po na pusa dahil naglagay po ako ng CCTV at kita ko po na pusa po ang salarin. So yung pong pusa na yon ay pinamigay na po namin. Nalayo po namin para po hindi na makapangain dito. So simula naman po noon ay medyo gumanda-ganda na po uli ang pag-itlog, kasi noong mga time na yon po halos mga isang linggo na takot na takot itong mga Pugo, kakaunti ang itlog. Pero dahil nga po wala na kinakatakutan, na doon po na muli pong gumanda na po uli ang itlog. So yan po, madami pa pong iitlog dyan. At dito po sa reject, may paisa-isa na pong ganito. Yan, paisa-isa lang naman po dito. Yan. Dito po sa ating maedad na, ito po, medyo marami na rin po ang medyo malambot na shell. Bali, ang gagawin ko dito, gagamutin ko muna, antibiotic ko muna. Pero consider na po itong edad nito dahil noong ito po ay 2 years na noong December. Ngayon ay January. 26 month na pala po ngayon. 26 month na itong ating ito. Pero yung pong nasa loob natin, yun po ay noong October pa. Dalawang taon. November, December, January, February, January. Ibig sabihin ay 28 months na po yun. Nasa loob natin. At kapag ka po gantong maedad na, medyo naglalabasan po itong ganitong mapuputi. Kaya ang gagawin po natin dyan, atin pong bibigyan ng antibiotic, pipiliin po natin yung walang itlog, magpa-partial culling po tayo dito at para mapili lang natin yung walang itlog. Tapos vitamins po natin at gaganda pa po uli yan. Kapag ka po medyo ang diskarte po dito para hindi po kayo malulugi, kapag ka po gantong mataas ang feeds, pilian nyo po ang inyong Pugo, alisin nyo po yung hindi na itlog, itira nyo po yung na itlog para kahit medyo mababa, kakaunti yung tumutuka. Hindi po katulad ng kain ng kain, kakaunti naman ang na itlog. So pagka gayon, tatanggalin na lang natin muna yung hindi na itlog. Napipili naman po yan. Meron po tayong upload doon sa paano ang selective culling natin. Na doon po yon. So yun po, doon po sa mga nakaka-experience din po ng mga napuputulan ng ulo, ay tingnan niyo po at malamang pong pusa din yon. Dahil ang bintang ko nga po dati dito ay daga. Kasi ganun ang daga. Yun pala, pusa. Ganito ang sistema niyan. Pagka natuka na ganyan, kakainin. Pag kinain, kakagatin yung pipilitin na hanggang sa maputol ang ulo. Kaya pala nakakakita ako sa medyo loob. Dahil pag naputol dito ang ulo, nakakapaltok pa papunta sa loob.
At kaya pala humahaba, hindi lamang dito sa isang lugar na ito. Kapag ka natakot na ito, halimbawa natakot na, mag-aalisan na yung pugo, makakakita uli diyan, susunggaban uli, hanggang sa wala nang lulutang dito ang ulo, papunta ng papunta doon, kaya lumalayo. So minsan sa isang gabi, nakakadali siya na hindi lamang 10, minsan 14. So malaking presyo yun. Ang tinira pa naman ang tinira ay yung ating mga bagong na itlog. Kaya malaking epekto sa atin pag ganun ang nangyari. So ganun na lamang po, ito lamang po yung aking mai-update, may bibigay na update sa inyo. At para po doon sa mga nagnanais naman na magnegosyo ng pugo, tingnan nyo muna po kung sa inyong magiging market sa inyong lugar na prospect nyo pong palengke o kaya pagbebentahan ay may market o kaya ay kailangan talaga ng itlog or hindi oversupply. Kasi pagka po kayo nag-alaga at tapos oversupply po ang itlog, asahan nyo po at wala pong babalik sa inyo. Wala pong babalik sa inyo. Kaya bago po kayo mag-alaga ay inyo muna pong alamin yung market. Ang pag-aalaga po ng pugo ay hindi po basta-basta at ang puhunan po dito ay napakalaking halaga. Pagka po nagkamali-mali kayo, hindi po babalik ang inyong puhunan. Ganun lamang po. Hindi po lahat ng vlogger ay nagsasabi po ng totoo. Pero sinasabi ko po dito ay yung totoo, yung base po sa experience ko. Napakalaking puhunan, hindi nyo kayang pabalikin pagka nagka-mintis-mintis. Napakasailan. Kung kayo po ay may ibang paglalagyan na ibang negosyo, mas piliin nyo muna po yung ibang negosyo kaysa sa ganito. Dahil ito po, kung kayo po ay hindi pa nai-stress, kung gusto nyo ma-stress, dito po kayo talaga mag-invest sa pagpupugo at talagang kikitain nyo po yung stress dito. So, ayun lamang po ang aking maibibigay na update sa inyo sa video na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bali, yun po ang kasagutan. Yun pong mga putulang ulo dito, pusa po ang nandadali at pusa po namin pala yun. Yun lamang po at maraming salamat po.